Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Matapos nga ang PBA draft kung saan 124 aspirants PBA applicants ang nagpalista. Ilan sa mga pangalan nito or mabibigat na pangalan ay nakuha ng mahihinang team na kung saan isa nga sa mga nakakuha ang Rain or Shine, Elasto Painters, Terra Perma Jeep, Northport, Batampere, Blackwater, Bossing, Converge Fiber Xers. Iilan lang ito sa mga PBA team na gustong magpalakas. Ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao, ang draft class na ito ay ito ang pinakamalalim na draft class sa kasaysayan ng PBA. Kung seryosong team ka, dapat dito na or ito na ang panahon para magpalakas ka. Dahil swerteng-swerte na ito ng mga mahihinang team dahil ang mga bigating team sa PBA kagaya ng Tropang Giga, SMB, Barangay Ginebra at ang siyempre Magnolia Pambansang Manok ay walang nakuha sa first round or early second round. Kaya naman marami ang nagulat at hindi rin nagulat si Coach Yeng Giao nang makuha ng mga magagaan or mahihinang team ang mga mabibigat na team. At hindi rin siya nagulat na walang makuha ang mga bigating team sa PBA draft dahil 1 or 2 years lang ang mga ito ay malilipat na sa mga bigating team. Kumbaga, ang mga ito, katulad na lang ni Stephen Holt na naging number 1 pick ngayon ng Terra Perma Jeep, Xavier Lucero na nakuha ng Northport Batangpier sa number 5 pick, at syempre si Christian David na nakuha ng Blackwater Bossing sa number 2 pick. Ilan lang ito sa mga pangalan na posibleng kunin na mga magbigating team katulad ng MVP at SMC. Ayon kay Coach Yeng Giao, ang mga ito ay ginagawa lang incubator ng mga bigating team. Ibig sabihin, kung po pwede ng pitasin ay agad-agad kukunin ng SMBE, ng Barangay Ginebra, ng Tropang Giga ang magagaling na team or player na posible nila maging future players. Kaya naman hindi katakataka na pag-iiwanan na ang Pilipinas ng mga karatig bansa natin na bago pa lang nagsisimula ng kanilang mga liga. At nakikita na natin ang Japan, napakaganda ng development ng kanilang liga, at nakita natin sa World Cup na maganda ang naging resulta. Kaya naman hopefully ang PBA ay baguhin na rin ang sistema nang sa ganon tumaas ang level ng laruan sa Pilipinas, especially sa PBA. At hopefully ang mga ito, ang mga players ngayon na nagpa-drop ay hindi na lumipat ng ibang liga. Ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao, at yan ang kanyang pangarap bago pa siya makapag-retiro sa PBA. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ronald Bersovidad, Anthony Lakialon, Kagawad Katsakinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Jan David Gulapa, Yornel Belches, Julius Roche, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, at si Mr. Dennis Lagdaan. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakishare, at pakipalo. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming maraming salamat po.